Sabi nga nila, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa lapit o layo ng distansya, sa estado ng buhay, trabaho, edad o itsura, kundi sa tiwala, tunay na pagmamahal at respeto. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Si Nick ay 31 taong gulang na. Naninirahan sa Ohio at nagpa-perform kasama ang mga katulad niya na mayroong Down syndrome. Noong April 2019, dumalo siya sa National Down Syndrome Society National Conference na ginanap sa Michigan nang makilala niya ang isang babae na nagngangalang Gabby. Si Gabby ay 21 taong gulang noon, naninirahan sa North Carolina at sa murang edad ay mayroon na siyang sariling negosyo kung saan binibigyan niya ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang mga tao na mayroong Down syndrome katulad niya. Mabait at talagang matulungin si Gabby. Kaya naman, mabilis silang nagkapalagay ng loob ni Nick. Ngunit dahil huling araw na iyon ng conference, nakalimutan ng kanilang mga magulang na magpalitan ng contact number para makapag-usap pa rin ang dalawa kahit magkalayo ito. Dahil roon, pagkauwing pagkauwi ni Nick sa kanilang tahanan ay kaagad niyang hinanap si Gabby sa Facebook. Nakita niya naman ito at mula nga noon, palagi nang magkausap ang dalawa. Dahil malayo sila sa isa't isa kaya wala silang magawa kundi ang hintayin ang susunod na conference. Naging maayos naman ang kanilang relasyon. First boyfriend at girlfriend nila ang isa't isa. At ayon pa sa kanila ay masaya sila sa kanilang relasyon. May mga pagkakataon rin na nagpapadala ng regalo si Nick kay Gabby bilang tanda ng kanyang pagmamahal. Noong gaganapin na ang pinakahihintay nilang conference, napakasaya nila. Subalit, pagdating nila roon ay hindi sila gaano nakapag-usap dahil na rin sa dami ng tao at mga dapat nilang asikasuhin. Ikinalungkot ni Gabby ang pangyayaring iyon, pero hindi niya masabi sa kanyang ina ang kanyang nararamdaman. Hindi nito alam ang relasyon nila ni Nick kung kaya't nanatili lamang siyang tahimik sa loob ng 2 linggo. Hanggang sa mapansin ang kanyang ina na palagi siyang malungkot at wala sa mood. Noong kausapin niya ito kung mayroon bang problema, bigla na lamang itong humagulgol ng iyak at sinabing namimiss niya na raw si Nick. Pakiramdam niya raw ay siya ang may kasalanan kung bakit hindi sila nakapag-usap at nagkasama ng matagal noong conference. Naiintindihan naman ng nanay ni Gabby ang nararamdaman ng kanyang anak. Hindi niya mapigilang maawa rito kaya naman kinontak niya ang nanay ni Nick at nagkasundo silang sorpresahin ang kanilang mga anak. Ang nanay ni Gabby ay nag-book ng flight patungong Ohio. Sinabi niya kay Gabby na pupunta sila sa isang conference. Samantalang si Nick ay isinama ng kanyang ina sa airport at sinabing susunduin raw nila ang isang kaibigan dahil doon ito tutuloy sa kanila. Pagdating sa airport, inihanda ng nanay ni Nick ang kanyang kamera para makuhaan ang mga susunod na pangyayari. Nakatayo lamang si Nick habang hinihintay ang inaakala niyang kaibigan ng kanyang ina. Subalit, ito ang kanyang naging reaksyon noong makita niya si Gabby na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa sobrang kasiyahan ay napaluhod siya sa sahig at napayuko, kasabay ang pagtulo ng kanyang mga luha. Napatakbo naman si Gabby at binitiwan ang kanyang mga dalang gamit para yakapin si Nick. Niyakap nila ang isa't isa at sinulit nila ang mga sandaling magkasama silang dalawa. Ayon sa nanay ni Nick, noon niya lamang daw nakita na ganoon kasaya ang kanyang anak sa loob ng 30 taon. Napagkasunduan rin ang kanilang mga magulang na palagi silang maglalaan ng panahon para magkasama ang kanilang mga anak. Sa kanilang bakasyon noong September 2020, nag-propose si Nick kay Gabby. Naghanda na rin sila para sa kanilang kasal sa tulong na rin ng kanilang pamilya. Ayon sa nanay ni Gabby, hindi raw hadlang ang pagkakaroon ng karamdaman
para matagpuan ang taong makakasama mo habang buhay. Sa kasalukuyan, abala si Gabby sa kanyang negosyo na coffee shop. Si Nick naman ay patuloy pa rin sa pagpa-perform kasama ang kanyang grupo. Bagaman at pareho silang may pinagkakaabalahan, palagi pa rin silang naglalaan ng oras sa isa't isa, lalo na at malapit na ang kanilang kasal. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na lahat tayo ay pwedeng magmahal at mahalin, anuman ang estado natin sa buhay. Magiging mas masaya rin ang isang relasyon, lalo na kapag nakasuporta ang ating pamilya. Shoutout nga pala kay Dusbiminda Tomenes, Jefferson Villa, Tiffany Torila, at Lorraine Prieto. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating videos.